Yo, what's up mga bro? Lakas ng hangin! Ito na yung vlog natin ng skid plate natin. Pupunta kami ngayon ni OBR sa Bulacan sa may San Rafael River Adventure. Magkakape kami doon or kain siguro kung anong pwedeng makain. Nakala kung ano eh. Kita mo? May ano lang, paper bag. At dito kami babiyahin ng Bulacan syempre para matesting yung skid plate natin. Kung sasayad ba siya. Pero feeling ko hindi masayad yan. Unless malubok tayo ng sobrang lalim tapos hindi ko talaga nakita. Yan, kasi mataas ang ground clearance ni ADV. Yun. Pakita ko muna sa inyo yung installation kung paano ko siya kinabit. Medyo matrabaho ng konti pagkakabit niya ng skid plate. Pero kaya naman. Basta kompleto kayo sa tools. Ito yung nabili kong engine protector or skid plate para kay ADV 160. Bili ko ito sa Shopee, nasa 740 pesos. Tayo na lang yung link sa description. So parang yung pintura niya parang powder coated, mas parang manipis lang. Siguro pinturaan ko na lang ito pag kinakalawa. No? So ito, medyo tuklap yung ano nito, pintura. Ayan, manipis lang siya. Pwede naman pinturahan niya pag kinalawang. Pero maganda yung pagkakapintura niya. Manipis nga lang. Powder coated. Kapag ganyan ang pwesto niyan. Ito sa engine side. Sa kabila sa CVT side. Yan, baklasin muna natin. Kailangan natin tanggalin pala yung pipe niyan. Para makabit natin to. Kasi yung bolt na pagkakabitan nito, mahaba siya. So hindi mo maihila. Nakaharangan ng tubo ng pipe. Yung elbow. So kailangan natin baklasin yung pipe. Natatanggal natin to. Yung dalawang ito. 8mm. Yan, parasang naman yan na size. 8mm. Yung dalawa palang extra dito. Pakita ko na sa inyo. Yan, ito yung pinagtanggalan natin. Ito. Yung pinagtanggalan natin, ito. Yan, ito. Tsaka ito. Yan, itong dalawang extra na to. Kabitan niya ng bracket ng brake cable. Yung sa air blade tsaka plate 160. Kasi diba ano yung drum brake yung likod nun. Since same sila ng engine, ito yung mounting ng bracket ng rear brake cable nun. Yan, sa ADB hindi applicable kasi disc brake yan tsaka PCX 160. Tababa niya lang yung side stand tapos tagilid niya yung motor. Ayan o. Tutukod yan. Kumbaga nakatukod yung side stand. Ayan o. Tapos nakatagilid to. Para mas madali nyo ma-access yung nut nung sa pipe sa ilalim. Ito yung luluwagan natin. Ito. Itong isang to. Tsaka yung kabila. So 10mm ang size nyan. Ayan. Ayan. Hirap lang makita eh. Hirap lang nakanggula. Pero luluwagan ko na lang ah. 10mm size. T-wrench. Pwede rin yung mahaba. Tagilid nyo lang na ganyan. Hindi naman siya ganun kahigpit. Sakto lang. Ito palang nut na to. Yung kinakabitan nito. Stud bolt. Ito isa yung medyo mahigpit. Gamitin natin ang ito. Leverage. Ayan. Ah, mas may puwersa. Natanggal na natin yung dalawang nut. Tapos stud bolt yung naiwan doon. O tornillo yun doon. Ito kasi yung kailangan natin i-access. Ito. Naharangan kasi ito eh. Yan. Naharangan yan. Di ba yung may hugot? Kasi naharangan ito. Tanggalin natin ito. Ito, ito, tsaka ito. Size 14. Ganoon tayo ng impact wrench. Yan, size 14 yan. Sa socket. Ito para basa ng size to. Mga tornillo yun to. Baba ko muna yung pipe.
na maganda kung mayroon ko yung fan sa pin para syempre hindi madadamage yung pipe. Ito yung tatlong bolt ng pipe natin, magkakasukat lang, same lang na size. Pwede natin luwagan ngayon ito. Ito, ayan, mahaba yan eh. Ito, 8mm. Ayan, mahaba yan. Haba oh. Kaya hindi mo mahuhugot yan hanggat hindi mo natanggal yung pipe. Now, pwede natin gabit yung skid plate. Ito yung skid plate natin. Pwesto lang natin yan dito. Anihan tight lang muna natin. Nakita natin yung fit. Ito, shoot muna natin dito. Tama siya dito eh. Yan, sa cover. Tama sa cover. Shoot nyo muna, ganun. Tapos yung kabila. Lugan muna natin para sa proper alignment. Pero honestly, okay na to eh. Pwede na higpitan, no? Sagad nyo lang ng hila pababa bago nyo higpitan. Antay ko muna. Yan, untight na. Untight. Tapos higpitan natin ng 7 newton meters na torque. 7 lang ginagawa ko dito kasi nahigpitan ako sa standard niya. Ang 11 yata yung standard. Doon lang ako sa 7. Sakto na sa akin yung ganong higpit. Oop, okay na. Tutuklap agad yung pintura niya. Oh. Maganda yata kung may washer. Yan na, medyo natatanggal yung pintura. Malamang kakalawangin yan. Nakindugan natin dito. Ayan o. Oh. Tuklap agad. May ng klase yung pintura. Ganyan natin siguro ng Q-Tix para hindi kalawangin. Oh. Nagpit naman natin yung kabila. Okay na yan. Nagpit naman o. Oh. Ito naman, nahantight ko na. So, kung ano lang yung position niya, ganyan na lang higpitan. 7 newton meters sa let of torque. Sa torque wrench magkiklik yan eh. Ayan, pag na-reach na niya yung torque na sinet nyo. Ito mas okay, medyo hindi siya nagtuklap po. Ganda yung lapat. Ah, ganyan na itsura niya. Okay naman oh. Medyo okay naman. Hindi siya sobrang baba, bumaba. Sakto lang. Yan palang gasket na yan. Yan, yung gasket na yan. Ang pipe ito. Singaw ang ano yan. Ang pipe niyan. Pag hindi niya nailagay yan. Make sure na nakakabit yan. Nakasuot yan doon sa ilalim eh. Meron yung parang butas. Sa paghigpit naman ng pipe, unahin nyo lagi yung dalawang nut sa ilalim para walang singaw talaga. Saan nyo higpitan itong tatlong to? Ayan, ang torque value pala nung dalawang nut na yun. Teka, pakita ko sa inyo. Exhaust pipe joint nut. 29 newton meters. Ano akong kita? Tapos yung muffler mounting bolt. 49. Yung tatlo na malalaki. So 29, 49. Parang dadalawang isip ako sa 29 eh. Siguro minus 5 ko. So gamitin natin yung malaki. So 20 lang muna no. 20. Parang masyadong mahigpit yung 29 eh. O yun lang. Wala akong 29 nito. 28 lang.
Sige, 29 na natin. 28 ang pinakamababa nitong malaki ko eh. Na torque. Ito na lang palang maliit gamitin natin. Itong maliit ko merong 25 ang pinakamataas nya. Na siguro 23. 23 Newton meter. At tapos 10mm socket. Hindi nyo na siguro kita. No, 23 Newton meters. Kaya alternate natin para pantay ang higpit. Ayan yung kumagot sa 23. Siguro ito na lang. Pagka hindi nyo na mahigpitan ng kamay, okay na yun. Sigurado, no? Mamaya may saputol pa natin yung stud bolt. Kanahirap na. Ito, sagad na yun. Mga nahihigpit tong kabila. Okay na yan. Ito na ginamit kong malaki. Sinet ko siya ng 29 na. Nakuha ko naman yung tamang tension. Tamang torque dito. Nag-click na siya. Siguro nailang lang ako doon sa maliit eh. Yan o. Yung maliit kong torque wrench. Parang wala kasi masyadong ano nga, leverage. Kaya meron, parang nailang ako kanina. Higpitan eh. Pero okay na. Yan, 29 Newton meters. Hindi ko lalo kita niya. Pero 29. 44 muna tayo. 44. Paramdaman natin, no? Kasi aluminum kasi yung kinakapitan nito, kaya natin basta-bastang birahin ng ano, sobrang higpit agad. Yan, sakto lang. Forty-four yan, no? Adjust pa tayo. 46, 47, 48, 49. 49 na natin. Sipitan natin ito. Saan natin birahin ulit. Ako na. Kunti lang. Yan. Skid plate engine guard. Sakto lang, no? Bumaba siya ng konti. Pero dahil mataas nga si ADV, hindi naman siguro ang sasayad ng basta-basta. Taas ang ground clearance ng ADV. At least protected na yung exposed natin na engine. Ano? Exposed na. Pag na lubakan ng malalim, tapos may batong malaki. Pag yung gitna tinamaan, patay basag. So at least ito yung unang sasalo. So kung ma-damage man to, yung mounting niya, kilid lang. Eh kung gitna, mas mahirap, no? At that, may ingat ka pa rin sa mga lubak-lubak. Yun, no? Intersection na kami. Ito yung intersection to eh. Kaya dito namin napili talaga kasi, yan, no? Medyo malubak. So rin namin matesting sa ADV sa ano, rough road talaga. Actually, ito yung purpose ng pagbili namin ng ADV. Bukod sa pangarap namin siya. Pag-uwi kami ng Bulacan. Madalas kami kasing umuwi ng Bulacan. So, parang hindi kami mabipagod, no, sa biyahe. Mas capable siya sa mag-absorb ng mga bumps. Ay, mga ganyan, ng mga rough road. Medyo rough road. Pero actually, ano na eh. Medyo inaayos na nga to eh. Ang dami nang nagbago. Yung from nung simula na nagmumotor kami, parang lagi sinasabi kayo, BR, bili tayo ng ADV kasi nakagi tayo na sa Bulacan eh. Ngayon kasi ang dami nang inayos, so bilang na lang sama yung mga may mga lubak na areas dito sa daan na to papuntang Bulacan, papuntang Apalit. Hanggang doon lang kami napunta kasi doon yung pinupuntahan namin, sa Apalit. Ito actually medyo ano nga, hindi ganun pa rin, no? Itong pa-intersection. Ah, kalumpit. Yung mga banda doon, madami pang lubak. Yung mga ganyan, yung mga simple nga na lang. Pero doon, meron mas hardcore eh. Pero yung simula dati na bumabiyahe kami doon, talaga ang daming lubak.
Tapos minsan inaabutan namin yung mga ginagawa. Parang disyerto na dun eh, pag ganun yung may ginagawa. Ngayon, marami na nagawa tapos. Pero meron pa rin ginagawa, pero wala na masyadong traffic ngayon. Isa may palit na binaba, kung napapanood nyo sa Facebook. Marami nagpo-post dun eh. May mga natutumba, tapos laging baha. Ayun, tapos na yung kalsada dun eh. Or yung kabilang side na lang yata ang ginagawa. So, pwede na makadaan yung sa isang side. Kaya hindi na dadaan sa baha yung mga motorista. Yan oh, ito oh. Yan na yung daan. Matalbog. Yan oh. Ito hindi pa ginagawa yan oh. Kala yung bandang doon yata ginagawa na. Yan oh, matalbog oh. Dito dati sa gilid lang kami nadaan. Kasi hindi pa pwede na dito na. Pwede na dito, B? Sa gitna? Binabarag agad eh, no? Huwag nyo na lang, iwasan nyo na lang pag may mga ganyan. Kung hanggat kaya iwasan. Para siyempre, hindi agad malaspag yung suspension ni ADV. Pagka kasi sinabak mo na sinabak sa mga ganyang rough road, madaling ano yung suspension, lalaspag nga. Pero okay naman, no? Kaya ito, ginagawa ko. Ang laki na ng improvement. In 5 years na, be. 5 years in the making. Pero hindi pa rin lahat. So, okay pa rin yung ride natin ngayon. Marami pa rin tayong madadaan ng lubak. So, matetesting pa rin natin ang ating skid plate. Tsaka, syempre, yung performance ni ADV, yung suspension niya. Kung okay ba talaga. Kumpara kay Click, tsaka kay Beat, kasi yun yung motor namin dalawa ni OBR dati. Ito na lang yung hindi pagawa dito sa rotondang to. Ito dati, borog-borog to. Yan. Yan yung parang disyerto dati. Super disyerto. Ang hirap naman dyan dati. Parang paglagpas mo dyan, parang ano. Ayan, bi, pulburon. Parang pulburon dyan. Sobrang ano, gabok. Yan, ang ganda na. Swabing-swabe na. Ewan ko lang doon sa Malolos, yung makalagpas na ang Pulila, no? Salampit. Hindi mo kasi kami umabot, lumalagpas doon eh. Diba doon, yung dati kasi na nagpunta kami ng Quezon City. Sobrang lubok talaga din doon. So, hindi ko alam kung maayos na ngayon doon, sa lugar na yun. Kung ginagawa na rin. Comment kayo dyan kung ano, kung taga doon kayo. Or kung madalas kayong dumadaan doon. Kasi plano rin namin ibiyahe si ADB sa Laguna. Kamuwi kami. Iuwi namin doon ng Laguna eh, sa hometown ko. Doon ako nakatira eh. Nung araw. Nung araw nung wala pang buwan. Nakikat mo eh. Bakit? Puro ka joke. Bakit kikakat? Ito, medyo lubok pa rin. Oh. Kaya nga pala nung biyahe namin na kahapon ba yun, B? Oo, kahapon. Bumiyahe kami kahapon ng Subic nga. Subic, Bataan, Pampangalup. Oh, dito na ako sa gitna na doon. No? Okay naman, yung skid plate. Wala namang ano, nangyaring kakaiba. Wala wala naman kami nadaanan dyan masyadong lubak. Eh. Kunti lang. Sulpot-sulpot. Pero wala naman sayad ng skid plate. So kaya talaga gusto namin dito i-testing. Ano maalaman. Maraming lubak kasi dito. Ulit tayo sa lubak eh, no? Baka ma-ban na tayo ng ano dito. Governor. Maganda na eh. Pinapinupuri nga natin eh, no? Na maganda na improvement in 5 years, no? Ito na lang yata yung off-road dito. Puro gawa na yung mga kalsada dun. Halos wala nang off-road dito. Di ba, off-road? Rap road pala. Sorry. Ito yung sinabi ko dati na ano. Pagka si ADV gamit natin, mangulangot na lang tayo dito. Ikaw lang. Basic na basic vlog ko yun, ano? Yung nag-supermoto ako kay Beat. O, yun yun. Ito, maayos na nga eh. Alos wala na, oh. Parang mong wala kami madaan ng rough road, ah. Puro ayos na. Pero ayun, no? Mas makakalwa na biya eh. Walang rough road. Maayos na mga kalsada. Konti. Konti lang na. Tinatanong ko si OBR kung tutuloy kami. Baha eh. Pero sige, tuloy tayo. Boylo muna ako. Para hindi ako
Ayun, babala naman pala. Kala ko lang malalim. Konti lang naman pala. Bakit baha? Eh, binabaha dito eh. Umulan ba? Tapos dinadaanan ng gulong ng four wheels. Para makita natin kung ano. May lubak. Ayan. Ay, ang taas. Sana mag-sum na umabot sa air filter kasi pag inabot yan, patay tayo. Ang taas! Oh my God. Yeah, hindi man umabot sa air filter. Yo, goods. Pauwi lang, mahirap no kasi baha no. Hindi, tayo na yan sa gabi. Oo, sana. Ay, mula yata kahapon dito eh, kaya ganito eh, no? Sa atin lang side, oh. Ay, nalagyan nila ng bato para makita yung lubak. Ah, goods. Alas na tayo. So, dalawang isip na ako yun eh. Sabi ko, parang layo nung ano ah. Parang layo nung baha. Pero okay lang. Mababa lang siya. Hindi siya ganun kalalim. Umulan nga kasi. Umulan daw, nag-uulan daw dito kahapon, B. Kaya nagbaha. Tamo. Ito yun, oh, gasolina. Kaya tinataasan nila dito. Oh, ito. Ayan, ito. Ito nga, gawa na rin eh. Tinataasan nila to kasi binaba itong part na to. Palit pa rin ba to? Apalit, mag-apalit pa lang. Ano pang lugar to? Ayan o, tignan nyo, ang taas. Taas na ng kalsada. Binaba ito dati eh. Kaya mahirap din bumiyay dito sa Bulacan ng kapag bagong ulan or yung rainy season. Medyo mapapalabang ka talaga sa baha. Pero sa ADB, okay sa baha kasi mataas ang ground clearance nga nito. Yung 150, tsaka itong 160, same lang sila ng ground clearance pero mas mababa yung seat height ni 160 kasi mas manipis yung upuan niya. Parang ganun ang ginawa nila. Pero ba, pero nagpalit kayo ng stock seat ng PCX 160, tataas na ulit yan. Tsaka mas malambot na. Ito, medyo hindi pa gawa. Pero yun talaga, no? Baha. Baha talaga, no? Oh, ito, wala mong baha eh. Doon lang sa kabila. Konti lang yung labak na daan natin. Ito ano ba yung pallet market? Oo. Oh. Ano, pallet market na pala kami. Ito sa pallet market, medyo hindi pa rin ayos yung kalsada. Hindi pa inaayos. Ayan. Para nabutan namin yun, one time na inaayos yung pallet market. Tapos ngayon parang sira-sira na ulit. Bina. Back to normal na ulit. Oh, pero goods na goods si ETB. Sa ganitong medyo rough road. Mas hindi namin naramdam yung lubak. Ayan o, mga ganyan. Compared kay Beat at kay Click. Mas maganda yung suspension talaga nito. Siyempre. Bot, mukhang dalawa na gawa ah. Oo, isa lang siya dati. Oo, isa lang to dati eh. Parang gawa na rin tong kanan. Noong last time kasi kaliwa pa lang yung gawa dito. Yan, yeah, ganda na yan. Okay na to. Ganito lay, no? Traffic lang dito, oh. Parang naging choke point yun, eh, no? Ang gitnang yun. Yan, no? Ano pag gabi? Aba na nga dito. Traffic dito. Ah, pero ito, oh. Ayos na, oh. Simentado na lahat, eh, oh. Kaliwat kanan. Laki pa ng kalsada, oh, 4 lanes. Ito yung dating ano, madami natutumba, lagi paging baha, sobrang lalim ng baha. Grabe pahirap nito noon sa ano, mga motorista. Buti ayos na ngayon. Sarap, ayan oh. Ganda na oh. Good job, Bulacan. Hindi, Pampanga pa to eh, no? Apalit Pampanga. Apalit Pampanga, hindi, good job Pampanga, no? yung mga ginagawa doon, Pampanga pala yun. So, ibig sabihin, after nito, pag puro lubak pa rin, ibig sabihin, wala pa rin ginagawa yung Manang Bulacan, no? Awit. Actually, hindi pa tayo nakakalagpas ng Bulacan. Oo nga eh, apalit lang eh. Kasi pinupunta namin sa may kabilang side. Sa may... Eh, hindi ko ta natin.
Arayat. Oo, sa Arayat. Meron din eh, papunta, may danubo ng Bulacan. Papuntang, ano ba yun, San Rafael ba yun? Salin, San Ildefonso? San Ildefonso. Yung Ducalada Trupa. Yung napunta kami dun eh. Yung Sweet Bulacan niya. So dito, bira kami dumaan dun sa padiretso dito pa Maynila. Isang beses pa lang. Hindi namin inulit at ano nga, napakalubog at napakaraming baha. Dati, ano? Oh, hindi natin inulit. Nagpunta tayo. Marilao. Oo, oh, SM Marilao. Marilao ba yung baha? Oo, oh, 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 yung SM. Wala niya ba doon? Ito, tulay ito ng ano eh. Kalumpit, no? Tapos doon yung palit. Ano? Kalumpit. Oh, palit. Oh, palit. Doon yung Arco eh, sa may Jets. Good job ba na pala na Pampanga? Pampanga pala nagpapagawa nun. O kailangan magawa na rin ang Bulacan to para mag-good job din no? Yung mga kalsada rito. Hanggang doon sa Maynila. Ito na lang yata yung may mga lubak na part. Ito ano na to? Bulacan na to. Lagpas na kami ng Arco ng ano eh? Apalit eh. Kalumpit. Uy, ay, kalumpit pala. Bulacan na to. Ang lugar na to. Ito yung merong mga tulay na malilinggit tapos ang lulubak. Yan o, nakita nyo. Pwede mo na maiwasan yan eh. Iwasan natin yan, syempre. Ano namang magpakabaluga tayo at daanan natin yan. Di forget, kaya na mo to, idadaanan mo na ano. Ito medyo rough road na konti, pero iwasan natin. Nag-testing ka pa. Ay, stupid y'all. Di ba't mo naman idadaan? Yung pagkalang wala ka... Hindi ka na, nag-testing. Yung pagkalang wala ka no choice. Meron naman maganda yung wala ka no choice kahit saka dumama may lubak. Eh wala eh. May pwede namang iwasan. O ito, ayan na. Wala ka no choice. Wala. Ang ganda ng suspension na ATV. Tsaka ni malabos sumayad tayo dito at napakababaw pa nito. Yun nga, isa pa, napakataas ng ground clearance na ATV kaya... Alabo talaga siya sumaya dito lang sa Bulacan. Protection lang. Ah, pang protection lang pa ang ano lang. Worst case scenario, no? Ayan, ito, ito. Ayan. Ito, wala tayong no choice dito. Ay, meron. Ito. Oh, iwas pag may choice. Pwede naman sa gilid. Konting-konti na lang, no? Di, ginagawa na rin pala dito, eh, oh. Yan, tinataasan na din. Ah, may good job Bulacan na, Vi. Progress is starting na ano. Oh, nakaparanggot pa lang. At least, inumpisa na nila. Yan, oh. Tinataasan din nila. Pinabaha din ba dito? Siyempre. Hindi masyado, ano? Tinam mo. Yung mga bahay ka lang. One third na lang. Ah, napag-set up na kami ng maps ni OBR. Ito nga yung daan. Sundan lang natin yung maps. Google Maps yan. Google Maps para ano, konti lang yung ligaw, no? gamit namin kahapon eh. Medyo unreliable eh. Kung saan nakaturo eh. Parang delay. O, delay yun o, advance ang ano, ang pinapakita sa maps. Dito parang mas matetesting natin dito yung lubak. Medyo malubak dito eh. Bago dumating nung bypass na medyo rough road ano, barog pero pagka dito sa gilid ako nadaan pag may pagkakataon yan dito gilid medyo mahaba tong daan na to na puro rough road din saktong sakto talaga si ADB na no? Dito tayo mga taga dito dapat ADB bilhin nyo eh. Napaka solid dito ng ADV. Hindi kayo mapapagod sa lubak. Mas komportable yung talbog. Ayan o, tanyo. Pero may option nga tayo sa gilid. Kahit sa gilid tayo dadaan. Pero pag overtake tayo, yun. Sabak tayo ng konti. Ayan o. Oh, parang wala lang, no? B? Hindi ka naramdam, no? Ayan, may mga konting part lang naman. Yung iba, maayos pa. Pero dati, nung... nagta-top speed ako sa bypass. Hindi pa ganito to eh. May maayos pa to dati eh. Ngayon lang to nagka-barog-barog. Ewan kung bakit. Ayan o, tanyo. Barog-barog.
matesting din natin tong AutoWolf na phone holder natin kung hindi siya magmi-misalign dahil sa lubak na. Pero hindi naman yan. Tested na yan eh. Tested ko na. 5 bit pa lang at K-click. AutoWolf na version 3 na phone holder. Navigation. Paka-solid yan. Welcome to Pulilan. Yan o, Pulilan na tayo. Napit tayo sa bypass. Yan o, kita sa maps. Konti pa lang nadadaan namin lubak, yung bukana pa lang. Pero dito alam ko medyo malubak pa dito eh. Rough road. Yung palang skid plate natin, no? Parang ano siya? Parang manipis talaga yung powder coating niya, no? Pansin nyo naman, tuklap agad ng ano eh. Update ko na lang kayo pagka nakita kong kinalawang. Wala pa ako nakikita ang kalawang eh. So kanina nung nadaan tayo sa baha, so hindi ko lang kung nabasa siya, kung inaabot. Pero feeling ko hindi eh, kasi mababa lang eh. Mababaw lang yung baha. So check ko na lang din kung kakalawangin, no. Ito kasi yung kaliwa maganda, itong kanan ang ano, mapangit, ang malubak. Puro papunta siguro yung mga truck, no. Parang yung sa Bulacan, di ba? Yung kanan, lahat ng dahan sa Bulacan, yung pagpapunta kang Maynila, punta kang south, no? Napasouth yan eh. Yun yung mga lubak-lubak kasi madalas dun papunta yung mga truck na loaded. So yung pagpabalik sila, wala sila karga. Kaya masira yung kanang bahagi ng ano, kanang part ng kalsada. Yan ang bypass na kami. Bypass pala kami dadaan. Lubak yun. Ito tayo din ay daming truck. Lasa na hangin, no? Chill ride lang tayo pag malakas ang hangin. Masalimpad tayo. Speed limit ba dito? Oh, lakas ng hangin. At facing natin yung ano, facing natin yung van. Oh, lasa hangin. Nasa gilid ang hangin eh. Sa gilid galing yung hangin. Magsi-slipstream sana ako dito para hindi tayo masalimpad. Kaya lang nasa gilid. Kasi pag nasa harapan ng hangin, okay lang eh. Yung may susundan ka lang. Ayun, pumapaling kami sa ano eh. Galing kanan eh. Try natin mag-pacing dito. Sa truck siguro. Ibagyo ba ngayon? Last talaga ng hangin eh. Normal lang yan dito kasi open space to eh. Tignan nyo naman. Wala namang mga bahay sa gilid. Oh. Kahit anong sasagi ng hangin, ang lakas. May pacing na lang ako sa truck eh. Mayroon magbabilis pag ganyan ka lang sa hangin. Delikado. Di ba no? Grabe, lakas. Wow! 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 Pero at least mas mabigat to si ADB. Hindi ka ano. Siguro kung si Beat, no? Parang mas mamalog tayo, no? Mas may dutulak tayo ng hangin pag mas magandang motor, syempre. Si ADB medyo mabigat, eh. 133 kilograms to, eh. Tapos plus pa kami dalawa ni OBR. Sa 100 kami. O 230, no? Pero ito, last talaga ng hangin, eh. Grabe. Pulilan bypass, to. Diretso lang tayo. Pacing lang natin to si RC Cola para chill ride lang. Para gusto kami dalhin sa Talayban eh, oh. Damuhan. Oh! 60 lang takbo natin. Nakakatakot. Balak pa naman sana ng full throttle dito eh. Napakalakas pala ng hangin ngayon. Deobra. Ito, malapit na tayo. Labas na to. Kapit ka, Bi, ha? Napakapit ka, Babi. Lakas eh, no?
Amulan ka ako? Ha? Amulan? Makakapote tayo ulan? Hindi, hindi siguro. May kapote naman tayong dala eh. Ano, kaliwa na tayo. Up! Grabe yun na, parusa eh. Grabe, parang nakakatakot. Takas ng hangin. Grabe. Parang nakatawit na na ibang dimension. Eh, sa baliwag na kami. Baliwag, Bulacan. Piligo na naman tayo. Saka tayo rilig. May parang paliko. Oh, medyo traffic lang yata dito, no? Sunday ngayon eh, pero medyo maraming sasakyan. Nakakana na kami dito. Ito kami tinuturo ng Google. Google Maps. Ito, Walter. Ayun na lang, ngayon pa lang tayo makapunta rito eh. Ito, Walter Mart. Walter Mart, ikulay dilaw eh. Di ba Walter ikulay dilaw? Dito kami dadaan. Tama kaya to. Hindi kaya tayo nililigaw na naman ni Google Maps. Hindi ba siguro ano? Wala na. Ito na siguro yung daan. Ano, dalawa na lang ang ano natin. Ang fuel for adventure. Dalawang bar na lang ang fuel for adventure. Wala na tayong pag-asan. Hanap kami ng pag-asan pala. Meron naman siguro dito. No? Hanap na lang kami. Yun. Fuel for adventure. Magkano? 60 lang. 60. Diba? Karga tayo ng fuel for adventure. Yeah, ay, uy. Sorry. 300. Na. Boss, premium 300. The greenery. Nakakano kami dito. Ito, papuntang San Rafael. Ba't paanggat tayo? Ah, DRT. May daan din dito pala pa DRTB eh. Maka pa DRT na tayo. May nakalagay eh. Doon yung Remedios Trinidad. San Rafael, no? Ah, ito. Welcome to San Rafael, Bulacan. Lapit na kami. Ilang kilometers na lang? 7.9? Alam, nasa gilid na yung ano eh. Ilog. So, yun yung view dun eh. Sa San Rafael River Adventure. Kailan ba tayo ulit pumunta doon? Eh? Anong taon yun? Tagal na, no? 5 to 6 years ago. Oh, hindi pa tayo nakatira ng Pampanga, no? Dito na tayo. Dito na. Hindi 5 years ago. Nakakaanang kami dito. Turo ng May Baywalk. Google Maps. May Baywalk? Oh, nice. Oh, kasi ito yung ilog, eh, no? Baywalk. Ulit. Ligo ulit. Kaliwa. Lapit kami. Sarado pala yung daan na yun eh. Kaya tayong baywalk. Dito. Sana wag umulan, no? Parang ulan eh. Kaya ang lakas ng hangin doon kanina sa bypass eh. Parang ulan yata dito. Galing dito yung hangin. Nandig nyo yung ano, intercom. Asalita na. Lobat na daw. Ano yan? Gamit namin Q2 from Ijaz. Shoutout kay Ijaz. Binigayan sa amin eh ni Ijaz. Q2, yan yung bagong intercom namin ni OBR. Ganda dyan. Walang masyadong connectivity issues unlike sa Q7 na laging affected ng interference. O itong Q2 wala. Kasi dalawa lang eh, no? Siguro yung factor yan, no? Dalawa lang, up to 2 rider lang nang magkakonnect. Kaya wala masyadong problema sa signal. O baka buggy lang talaga yung Q7. Buggy pa? No. Lapit na! Gusto ko na magkapay. Oh, yung ulan oh. Oh my God! Kanan! Kanan oh. Na! Tignan mo. Natingin ako sa ano eh. So, ang bilis na takbo mo. Sorry. Nandito kakana kami dito. Ito na. San Rafael River Adventure. Iba ano? Iba yung dinaanan natin dati, B. Parang ang lawak ng daan na yun. Oo.
Pag doon tayo dumaan, malolosang pa. Labas siguro natin. Mas matraffic doon. Parang itong pero daan na to, parang no. Liblib eh. No? Parang liblib. Di, parang ito rin yun. Ito rin yun, di. Okay. Yung nahirapan tayo. Ah, oo nga. Ano, sasakyan. Ito rin? Oo. Oh, galing ah. Ito maalala. Ito na kami. San Rafael River Adventure. Open po po yung cafe. Opo, bukas po. Mm. Hanggang anong oras po? Bali sa baba po yung cafe El Rio. Ah, ay iba pala to. Function hall po yan. Mamaya function hall. Dito na, 150 ang tao. Wala po po naman. At consumable po. Pwede namin gamitin dun sa cafe. Ah, okay. Sige po. Hanggang anong oras po bukas yung cafe? Bayad lang si OBR ng entrance doon, 150. Consumable daw. So, yun ang gagamitin namin pang bili ng food. Ay, umangkas niyo, Bear, maglalakad daw siya. Pero dito yung coffee shop. Ang bababa. May daan? Punturik. Punturik. Oo, sa baba. Dito yung coffee shop. Saan dito? Sa baba. Doon? Nakamawala yung ticket ko. Kuting ko nga. Kuting ko na. Sa baba daw, sabi ni ate na. Off ko muna intercom. Wow, ito. Ito yung river. San Rafael River Adventure. Ayan dun sa labas na yung mga nag-ATV. Pwede kayo mag-ATV dito. Yan ah. Ang ganda ng river. Ito yung parking ng motor. Dito. Dito tayo magpa-park. Ganda oh. Ito yung pinaliguan yata namin dati. Ito po, parang nilipat, no? Ito pa rin ba yun? Ito pa rin yun. Naligo kami dyan dati. Hindi lang kami nakapagkayak nun kasi malakas yung hangin. Ah, si OBR. Punta ko na si OBR. Ganda dito, oh. Ang daming ano. Pwedeng galaan. Picture-picture. Ah, ito yung coffee shop. El Rio Adventura Cafe Ibarra. Yan, kapilang kami dito. Or food. Dito na kami sa San Rafael River Adventure. Ayan sa ADV. Yan. Okay naman yung skid plate. Hindi naman siya sumaya. Dala naman naging problema. Pero syempre, update ko na lang kayo kung may mangyari man. Vlog ko naman yan eh. Kapag ako sakali na may ever yan nangyari. Ito yung coffee namin. Mocha, ano to, Bi? Mocha Grande Iced. Ganda dito, ano? River Adventure. Ito yung, ano daw, San Rafael River? Ito. Anong tawag sa river na? Anong river yan? Hindi mo alam. Kaya nagpunta na kami dati dito. Tagal na. Ganda na. Ito, bago lang yata itong coffee shop na to. Wala pa ito dati, no? Ayos. Nakapil lang kami, tapos uwi na. Ito yung coffee shop. Ayan, no? Ganda, no? Tatlong floors. Yan, pwede sa yung loob. Sa may loob na yung gitna, para naka-aircon. Doon kayo order ng food. Coffee, yan. Ito nga coffee namin. Kasi kahit saan, pwede mag-vape, Yossi. Kaya okay dito. Balik kami siguro dito mag-breakfast ride kami ni OBR. Hindi ako siguro tapusin yung vlog, no? Alright, mag-vlog, ride safe!